What's up guys? So bari meron tayong ipapalit na motor lead na motorcycle lead headlight natin. So ipapalit natin dito sa headlight ng papalitan natin ng bulb ang headlight natin sa Sniper 50. So meron tayong Osram H4 na binili dati. So papalitan natin kasi medyo malabo na rin siya. At sabog pa yung kanyang liwanag. So, papalitan natin niya itong motor lead. Titingnan natin kung alin nga ba mas maliwanag sa dalawa. At itestingin pala natin muna ang liwanag ng Osram bago natin baklasin ang bumbilyan. So, bubuhay muna natin. Yan. Let's go. Ayan guys, yung liwanag ng Osram H4 na binili ko. Medyo sabog na rin yung ilaw niya, pati pagka na sa daan, medyo malabo na rin, hindi na rin makuhan ganong kaliwanag. So yun siya. Ayan. And then babaklasin natin siya. So bali nagamit ko rin siya ng mga apat na taon na rin siyang nag-servisyo sa akin. So papalitan na natin ng motor lead. Titingnan natin yung performance ng motor lead na papalit natin. Ayan, check ulit natin. Ayan, liwanag niya guys. So, ito pala yung sa Osram H4 natin na dati natin ginagamit. So, yan siya, itsura niya. Papalitan na natin siya. So, ipapalit natin ay motor lead. H4 din. Balito, ganito ang itsura niya. Malaki ang bumbilya niya. Mayroon siyang 60 na LED sa bawat gilid. Bali, 12-12. 5-12 yan. Tapos isang halogen sa unahan. So, kakabit natin, guys. Yan, kakabit na natin. So, bali na ikabit na natin guys yan. Ngayon, susubukan naman natin. Sasalpak mo natin ito. Subukan natin. So yan guys, start natin kung malinaw nga ba. Yan, bali yan ha. Yan guys, yan naman ngayon ang motor lead H4. Yan, makikita nyo yung pinagkaibahan ng Osram sa motor lead. Yan, maliwanag siya. Yan. So yan guys, ang motor lead. Bali, hanggang dito na lang itong video na to. Pinakita ko lang sa inyo yung pagpapalit ng aking headlight bulb ng comparison ng Osram versus motor lead. Ayan. Oh, thank you. Ayan.
subscribe na lang sa aking channel kahit hindi ganong maganda yung pagpa-approach ko sa video na to. So, salamat.